Nasaksihan nga natin sa huling episode ang pagpatay ni Tauka sa lahat ng mga halimaw sa loob ng Golden Demon Zone. Ngayon naman ay matutunghayan natin ang bakbakan sa pagitan ni Eve Speed laban sa mga tao. At dito na nga magsisimula ang chapter natin for today. After niyang makuryente si Eve Speed, ay talagang ininda nito ang napakalakas na atake at nasira nga daw pati ang kanyang lalamunan. Wika nga ni Itsuki na hindi niya daw hahayaan na patay ni Eve Speed si Kashima. Dahil sa utos na daw ito sa kanila ng kanilang big sister. Inisip niya bigla ni Eve Speed na hindi daw naapektuhan ng kuryente ang babaeng kaharap niya ngayon. Bukod pa nga daw dito ay wala daw thunder na lumabas. Napapaisip nga siya na ano daw ba talaga ang nature patungkol sa electric shock kanina. Isa daw ba itong magic spell na mula sa babae or isa daw itong abilidad? Lalabas na dito si Itsuki ng napakalakas na kuryente at tila ito nga ang attribute ng kanyang kapangyarihan. Tapos na nito ay dito na nga nagsimulang sumugod si Itsuki at nagawa naman itong ma-block ni Eve Speed gamit ang kanyang espada. Napansin niya ni Eve Speed na mabilis lang daw na be-break ang kuryente, so ibig sabihin ay may specific na range lamang ang taglay nitong kapangyarihan. Kaya naman after nga nito ay agad nang lumayo si Eve Speed upang makahanap ng distansya kay Itsuki. Hindi naman makapaniwala si Itsuki dahil paano pa daw bang nakakagalaw pa din si Eve Speed kahit na tinamaan na daw ito ng kanyang dalawang sunod-sunod na atake. Hinding-hindi nga daw niya hahayaan na makatakas na lamang si Eve Speed. Kasabay na nito ay hinabol na agad ni Itsuki si Eve Speed at ang tanging ginagawa lang nito ay talaga ng lahat ng atake sa kanya ni Itsuki. Inisip nga niya dito na paano daw nagagawang makipagsabayan ni Eve Speed sa kanyang taglay na bilis. After na nito ay dito na nga nag-focus si Eve Speed at ginamit na nga niya ang kanyang isa sa mga abilidad which is ang anticipation. Naglabas na ng matinding aura si Eve Speed at gamit daw ang kanyang matatalas na mga mata at mabilis na pagproseso ng utak. Ay magagawa daw niyang ma-anticipate ang bawat kilos at galaw ng kanyang mga kalaban. Sa madaling salita, ito ang skill na nagagawang alamin ang mga susunod na kilos ng kalaban. At para daw makumpleto ang skill na anticipation, ay kinakailangan niya daw ang experience bilang isang mandirigma, mabilis na pagdedesisyon, at ang instinct ng pagiging isang beast. Patuloy nga ang bakbakan nilang dalawa at puro pagsalagpa din ang ginagawa ni Eve Speed. Wika nga ni Eve Speed na bukod daw sa napakabilis kumilos ng kanyang kaharap ay nagtataglay din ito ng lakas at kakaibang abilidad. Sobrang ganda at sobrang galing daw ng pagmolde ni Itsuki sa nabuo nitong fighting style. Napakatindi nga ng bakbakan nilang dalawa at tila nakahanap nga ng katapat si Eve Speed pagdating sa bilis ng pagkilos. Inisip naman ni Itsuki na totoo daw ba ito? Bakit hindi pa din daw niya magawang patayin ang kalaban kahit na ginagamit niya na daw ang golden attack pattern na itinuro sa kanya ng kanyang big sister? Ngunit hindi naman daw nagkakamali ang kanyang big sister, so ibig sabihin daw ay siya daw ang may malaking pagkukulang. Patuloy niyang nakakaiwas si Eve Speed sa lahat ng mga atake sa kanya ni Itsuki at pati ang mga mabibigat na kuryente ay hindi na tumatama sa kanya. Wika nga nito na may nature daw si Itsuki na mas lalo daw itong lumalakas sa totoong pakikipaglaban. Umiikot-ikot niya si Itsuki at tila naghahanap na ito ng butas sa depensa ni Eve Speed. Hanggang sa mahanap na nga nito ang eksaktong lokasyon at wika nga niya na sa wakas ay nakita na daw niya ang target. Inisip naman ni Eve Speed na masama nga daw ito dahil hindi niya daw magagawang iwasan ngayon ang gagawing atake sa kanya ng kalaban. Bago pa man bumagsak ang atake ni Itsuki, ay bigla ngang may tumawag sa kanyang pangalan. Kaya naman dahil nga dito, ay natigil na ang kanyang pagtangkang pag-atake sa ulo mismo ni Eve Speed. At dito na nga dumating ang kanyang big sister at wika nga nito na mukhang maayos naman daw si Kashima. Tanong nga ni Itsuki na bakit daw siya pinigilan ng kanyang big sister. Sagot nga nito na hindi naman daw halimaw ang kanyang kaharap ngayon. Naiba daw si Eve Speed sa lahat ng halimaw na kanilang nakaharap. Dagdag pa nga nitong tanong na isa daw bang lioness si Eve Speed. Sagot naman ng kanyang big sister na isa daw itong panther. Agad nang tanong ni Itsuki na ano naman daw ba ang pagkakaiba ng panther at lioness. Ang pagkakaiba daw ng dalawa ay ang panther daw ay mas matalino. Ang mga kilos daw at ugali ng isang panther ay parang katulad daw sa mga tao. Kakaiba din daw ang nature ng katalinuhan ng mga ito kumpara sa mga halimaw na kanilang nakaharap. Tanong nga ni Itsuki na ano daw bang ibig sabihin ng kanilang big sister.
Sagot nga nito na ibig sabihin daw ay kaya nitong makipag-usap sa mga tao. Ngunit mukhang hindi naman daw kayang magsalita ng Panther na kaharap nila ngayon. Sagot naman nito na maaring nasira nga daw ang vocal cords nito dahil sa unique skill na ginawa ni Itsuki kanina. Wika nga nito na humihingi na daw siya ng pasensya kay Eve Speed dahil sa mga ikinilos ni Itsuki. Then after na nito ay agad siyang tumingin kay Itsuki at dapat daw humingi din ng tawad si Itsuki sa Panther na kaharap nila ngayon. Agad nang yumuko si Itsuki at wika nga nito na pasensya na daw dahil masyado siyang naging emotional. Nawala daw siya sa vision niya dahil hindi niya daw kasama ang kanyang big sister. Sagot naman ng kanyang big sister na hindi lang naman daw si Itsuki ang nagkamali dahil may pagkakamali din siya at hindi niya nailinaw ang kanyang utos kay Itsuki. At ngayon naman daw ay may ilan lang daw silang katanungan kung hindi naman daw makapagsalita si Eve Speed ay idaan na lang daw nito sa kilos ang mga isasabot nito. Itaas lang daw ni Eve Speed ang kaliwang kamay nito kung yes ang sagot. Kanan naman kapag no ho ang sagot. Unang tanong nga niya na kung may galit daw ba si Eve Speed sa kanila. Tugon naman ni Eve Speed na wala naman daw siyang galit. Kaya naman okay lang daw ba kahit na magkahiwalay na daw sila simula ngayon. Sang-ayon naman si Eve Speed sa tanong sa kanya. Kaya naman kukunin na daw nila si Kishima at hindi na daw sila makikipaglaban ngayon kay Eve Speed. Tanong naman ni Eve Speed sa kanyang isipan na ano daw ba ang mangyayari kung sakaling si Tauka daw ang makakita sa mga tao na kanyang kaharap ngayon. Then di niya napansin ni Eve Speed na may kumakaluskos na sa kanyang likuran. Kaya naman after na nito ay naunang ang kumilos ang big sister at gamit naman nito ang kanyang kapangyarihan na hangin. Sobrang ikinagulat niya ni Eve Speed ang napakabilis na kilos ng ihip ng hangin sa kanyang likod. Dahilan kaya nagkaroon ng mga ukit ng slashing attacks sa halimaw. Then matapos na ng lahat ng ito, madali na lang natunaw ang halimaw na nasa likod ni Eve Speed. Sobrang lakas na ng hangin at nagawa nitong tunawin ang kalaban. Inisip na ni Eve Speed na alam daw ng babae na may halimaw sa kanyang likod. Ngunit bakit hindi niya daw ito agad na napansin? At ang kilala lang daw niya na kayang mag-react sa ganung kabilis na galawan ay walang iba kung hindi si Seras lamang. Wika nga ni Itsuki na habang mas lumalakas daw siya ay pakiramdam daw niya na mas lumalayo ang lakas niya sa kanyang big sister. Sagot naman ito na wala naman daw espesyal na nagsimula sa una. Inisip nga ni Eve Speed na ito daw ang mga kasamahan ni Tauka na nagmula sa mundo ng mga tao. At base nga daw sa kwento ni Tauka ay inisip na ng lahat ng mga tao na tuluyan na ngang namatay ang ating bida. Kaya naman, iiwasan na lang daw niyang banggitin ang pangalan ni Tauka sa harap ng mga tao. After nito ay nakapagsalita na nga si Eve Speed at wika nga nito na hinahanap daw niya ang kanyang master. Nagulat nga si Itsuki dahil nakapagsalita na si Eve Speed dahil hindi niya daw kakayanin if ever man daw na mawala ng boses ito. Humingi nga din ng pasensya si Eve Speed dahil agad daw niyang nilapitan si Kashima kaya nagpapasalamat daw siya sa big sister. Wika nga nila na ang tao na hinahanap daw ba ni Eve Speed ay isang mabuting nilalang. Sagot naman ni Eve Speed na mabuti nga daw ito. Dito na nga nagka-ideya sila na isang tao daw pala ang master ni Eve Speed dahil nadulas na siya sa kanyang pagsagot. Agad niyang tumalikod si Eve Speed dahil may mga bagay pa daw itong gagawin sa ngayon. Sagot naman ito na siya nga daw si Hijiri Takao. Nagmula daw sila sa kabilang mundo at pinadala daw sila dito ng isang goddess ng Alion na si Visis. Isang karangalan daw na magpakilala at makita niya daw ang nag-iisang si Eve Speed. Dito na nga nagtaka si Eve Speed dahil paano daw nito nalaman ang kanyang pangalan. Sagot nga ni Hijiri na naririnig na daw niya ang alamat patungkol sa nakatakas na Panther sa Coliseum. At huwag daw mag-alala si Eve Speed dahil wala daw siyang pagsasabihan na nagkita sila ngayon dito. Sagot naman ni Eve Speed na hindi daw niya kakalimutan ang pangalan ni Hijiri Takao. Dagdag ngang katanungan ni Hijiri na interesado daw siya sa lord ni Eve Speed. Dahil hinahanap pa din daw ito, ay ibig sabihin ay malakas daw ito na kayang tumapat sa mga halimaw sa loob ng Golden Demon Zone. Kahit nga daw ang Four Revered Saints ay hirap sa mga halimaw dito. At tanging ang mankind strongest na si Civet Garland at ang goddess na si Visis ang kayang lumaban sa mga napakalakas na halimaw sa Golden Demon Zone. At sa madaling salita, ang human lord daw na tinutukoy ni Eve Speed ay may kakayahang tumapat sa mga boss sa Golden Demon Zone.
Sagot naman ni Eve Speed na namamangha daw siya sa mga insight ni Hijiri Takao. Ngunit ang kanyang lord daw ay hindi masusukat sa isang simpleng tingin lamang, tulad din daw niya. Ngayong nagdududa na nga ang mga tao kay Eve Speed, paano naman gagawa ng paraan si Tauka upang makapunta kina Eve Speed? Makikita nga natin ang bagong skill ni Tauka. Yan ang dapat na abangan natin sa susunod na kabanata.